Hey, hello everyone and welcome back for another video and welcome back sa akin channel. So mega mega love shoutout po sa lahat ng mga solid BBM natin supporters dyan. And of course mega mega love shoutout sa mga solid BPM squad. Ayan, at ang solid mga kabirador natin. Ayan, especially sa mga nakatutok dito sa politika. Ayan, mega mega love shoutout po sa inyo. At of course, sa lahat po ng mga vlogger, ng mga BBM vloggers, mega mega love shoutout. Ayan, especially kay Nino Barsaga, ayan, at kay Lakent Garcia. Ayan, mega mega love shoutout sa inyo, ang ating mga kasamahan dito sa BBM's community. And of course, kay Kabirador Ballpoint Man. Ayan. So, ngayong araw guys, ay meron po tayong bibigyan ng sariling opinion natin regarding nga sa masayang pagdiriwang, no, masasabi nating masayang pagdiriwang ng mga taong bayan sa pagkakahuli po, no, kay Alice Guo at pagkakahuli kay Kibuloy. Itong mga salot na sa lipunan ng mga sponklongs o tampalasa na utong lupa dito sa Pilipinas, di po ba, na mga nambababoy ng ating lipunan, no, especially sa bansang Pilipinas na alam naman natin, no, na ating handang ipaglaban ng ating presidente para sa kalayaan, no, ng mga pinagagagawa ng mga katarantaduan ng mga tampalasan sa gobyerno, di po ba? Kaya marami po talaga ang natuwa, ultimo ang media, nasabik na ibalita ang pagkakahuli kay Kibuloy, at kahapon nga po ay inilabas na sa publiko si Kibuloy, no? Ngunit natatakot, no? Ayaw man lang magbukas ng muka itong tampalasa na huklubang Kibuloy na ito, no? Itong walang niya pa sa walang niya, demonyo pa sa demonyo, 'di ba? Na nagmomolestya ng bata at nagagawa ng mga katarantaduan, no, sa ibang bansa, no, gamit ang ating mga kabataan, di po ba, no? At ako, para sa akin personally, ay dapat talaga makulong yung mga ganitong klase ng uri ng tao, mabulok sa bilangguan itong mga yumura, sumisira na reputasyon ng ating bansa, no? At doon naman sa mga fake news, doon naman sa patuloy na bumabatiko sa ating presidente na si BBM, na wala namang kayo, no? Wala namang kayong may ambag na maayos dito sa lipunan sa Pilipinas. Instead na tulungan nyo ang ating bayan, no, na sumulong, no, mag-improve, no, ay hindi kayo nakikikooperate, bagkus dinudungisan nyo ang kalsada. Magwewelga kayo sa kalsadang mga hinayupa kayo, mga tampalasan kayo, di ba? Tapos pagkatapos ng event nyo, pagkatapos ng pagwewelga nyo, napakadaming kalat, no? Pinahihirapan nyo pa ang ating mga Metro Aid, di ba? Pinahihirapan nyo pa yung mga tagalinis diyan, di ba? Ano, dahil taxpayer kayo, ganon. Gaano ba kalaki ang tax na binabayaran nyo, aber? Diba, para maging para kayong boss-boss dito, mga busa-boss, diba? Kaya bago-baguhin nyo ang style nyo. Samantalang nung si Duterte ang nakaupo dito sa Pilipinas, lahat kaming mga solid BBM, magmula noon hanggang ngayon, mga solid Marcos, solid loyalistas, kami ay tahimik at sumuporta sa ating presidente na si Duterte noon. Bakit ngayon kayong mga tampalasa na didishit ay hindi kayo mapakali, hindi mapakali ang tumbong nyo, no, sa pagbatiko sa ating presidente? Bakit? Isa lang yan. Isa lang ang dahilan, no? Dahil gusto nyong paupuin si Sara Duterte. Gusto nyong ma-impeach, humahanap kayo ng butas para ma-impeach, makasuhan, di ba? Makapag kaso, 'di ba? Kay BBM, but sorry to say, hindi mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan.
Kaya tingnan nyo, kayo inuusig na. O inuusig na kayo sa mga kasalanan nyo. Inuusig na kayo, mga didishit, no? Ng konsensya nyo. Kaya marami na ang mga bumaliktad. Marami na ang natakot. Dahil marami na po sa mga vlogger, mga didishit, ang mga kinabahan. Dahil nahuli na ang mga kanilang padrino at kanilang mga kausap. Kaya itong butangeros, bayaderos, aya magdasal-dasal na kayo dahil kayo na ang mga susunod na dadamputin. Yan ang balita ko. Yan ang maingay na nagsisirkulo dito, no, sa surroundings ng ano, mga solid loyalista. Okay? So magkita-kita na lang kayo ng mga amo niyong tampalasan na utong lupa, no, diyan sa Bilibid, ha? Di ba? At balita ko nga itong si Bayadbay ay kinakabahan na. Okay, kinakabahan na. At itong si Jay Guevara, no? At itong mga kasamahan nilang anino na pasunod-sunod sa kanila, no? Marami kayo at malay nyo, sabay-sabay kayo, 'di ba? O abangan natin ang susunod na kabanata, no, ng inyong karera sa loob ng kulungan. Dahil sa pagsira, paggawa ng mga kwento, paggawa ng mga fake news, lalo-lalo na yung mga pulburon video na yan, no, pag yan ay napatunayan na gawa-gawa or may kinalaman kayo dyan sa inyong panig, no, pag yan ay nalaman na kayo ang gumawa ng gawa-gawang video pulburon na yan ni BBM, umanda kayo dahil walang kapatawaran. Okay? Sisintensyahan kayo ng malala, kaya humanda na kayo dyan. Magdasal-dasal na kayo, magdasal kayo ng 10 sumasampalataya, 20 ama namin, gawin nyo ng 30, ha? gawin nyo ng 30 para marami-rami. Mga siguro 100 abaginoong Maria, no, baka sakaling mapatawad kayo ng Panginoon sa mga pinagagagawa nyo. Kasalanan, 'di ba? At ito nga si Alice Guo ay malabong i-turn over sa China. Okay? Hindi po siya mai-turn over sa China dahil maraming ang nagko-comment na baka kunin si Alice Guo sa China. Dito po nila ginawa ang krimen, dito po sila mabubulok. Okay? Once na dito nila ginawa ang krimen, dito po sila mabubulok. Okay? More or less depende yan sa pag-uusap, okay? But alam naman natin, no, na patuloy tayong binabanatan sa West Philippine Sea habang nakikipaglaban ang ating mga navy regarding sa agawan, no? Sa agawan po sa West Philippine Sea, kung sino ang totoong nagmamay-ari ng West Philippine Sea. At saludo tayo sa mga Navy natin, sa mga kasundaluhan natin sa Navy na patuloy na lumalaban, no, sa ating mga kasamahan doon, no, mga kapwa natin Pilipino na patuloy lumalaban dito sa mga Chinong ito, no, na mapang abuso, no, at mga nagbabaksak pa ng mga kung ano-anong parapernalya rito sa Pilipinas at nagbabaksak pa ng mga spy, no. At ito na nga, nasa silent war na tayo na tinatawag. At patuloy na tahimik ang ating gobyerno ukol dito sa silent war na to. Pero ramdam na natin ang tensyon, di po ba? Ramdam na natin ang tensyon at marami panigurado, marami ang mag-aaklasan, marami ang papanig sa China. Marami po yan, magkakaalaman po yan sa oras ng kagipitan. No? Ayaw man natin na magkaroon ng gera, pero doon na po siya papunta. So abangan natin ang mga susunod na kabanata. Pero sana, 'di ba, makuha pa sa magandang usapan. But sabi ko nga, ang China, lalo na nakuha na natin ang kanilang spy. Okay, na si Alice Guo. No, nakuha na natin, nahuli na natin ang isa sa mga tumatakbo, okay, or
nagpapalaganap no ng tawag dito ang mga tanim, okay, ng mga pananim ng China dito sa Pilipinas, di ba? O nagtatanim na sila ng kung ano-ano at kung sino-sino. Kaya yan ang patuloy na tinutugis, patuloy na binabantayan ng ating mga kapulisan, kasundaluan sa iba't ibang parte po no ng Pilipinas. Okay? So magkakaalaman kung itong mga DDshit ay papanig talaga sa mga Chino, sa mga China, no? Ayan po ang malalaman natin sa mga susunod na araw, sa mga darating na araw. Dahil alam naman po natin na ang China ay kaalyado ng Duterte administration noon. Di ba? Oh, at ayaw makianib sa Amerika dahil siya, no, ay tinabla ng Amerika. Okay? So kaya sumamaan loob, nakipagsanib puwersa sa China, 'di ba, na ating mortal na kalaban sa West Philippine Sea, 'di ba? Oh. Kaya wag na po kayong magtaka kung one of these days ay magkaroon ng gera at one of these days bumaliktad kasama ang mga ulupong sa Davao, 'di ba, na sasama sa mga Chino. O alam niyo na kung sino po yung mga posibilidad na sumama, dahil nga alam niyo naman na ito si Harry Roque ay madikit, no, na madikit, no, dikit na dikit kay Alice Guo, no, at maraming nahuling ebidensya, nakuwang ebidensya sa Pogo na naandun ang kanyang opisina at meron siyang sariling kwarto. O, di ba? Ang gagaling nila, di ba? O, habang binababoy nila ang Pilipinas, ang bansa natin, di ba? Habang ang presidente natin ay busy sa paglilinis ng mga tampalasang kutong lupa dito sa bansa natin, eh itong mga ano na to, no, no, sila Harry Roque, sila Kibuloy, ayan, sila Inday Sara, itong si Rodrigo Duterte, 'di ba? At itong si Baste, no, at ang kabuuan ng kanilang pamilya ay patuloy na tumutulig sa ating sa ating presidente, 'di ba? So kayo na ang humusga kung dapat bang managot itong mga taong ito sa mga kasalanan nila sa ating lahat. Hindi kasalanan sa presidente, hindi kasalanan sa gobyerno, kasalanan sa ating Pilipino, dahil may pagkakasala itong mga ito. May mga sabuatan itong mga ito, at pinatunayan na po yan ng ating pag-iimbestiga sa Senate hearing ng ating mga kongresista, senador, di ba? Oh, napatunayan na po yan, at patuloy po na hinahanap natin ang hustisya sa usaping ito. Kaya sana maging aral sa atin, no? Sa ating mga Pilipino, na tayo'y mapagmatsyag, 'di ba? Na tayo'y maging wais, no, sa ating mga iuupo sa mga susunod na eleksyon, no? Basta ako, ang boto ko hindi na makukuha ng partidong DDshit. Okay, ni isa sa DDshit wala akong iboboto. So kayo nang bahala sa sarili niyong boto. Boto niyo 'yan, decision niyo 'yan. Pero huwag kayong magsisisi sa huli pag kayo, no, pag tayo ay nasakop na, no, ng China. Okay? Dahil ang Pilipinas ay patuloy, no, na binebenta. Patuloy pong binebenta ng mga tampalasang walang magawa sa buhay na nasa gobyerno. So, ayun guys, hanggang dito na lang ang aking vlog, at maraming salamat, and mega love shoutout sa ating mga Navy na kasalukuyan pa rin na nakikibaka sa West Philippine Sea, at sa akin bayaw, no, na Navy na naandyan ngayon at na patuloy na nakikipagbakbakan. Shoutout sa iyo, bayaw. Kay King John Villa, ayan.
Maraming maraming salamat sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Nasa likod mo kami, Bayaw, at saludo kami sa sundalong Pilipino. Mabuhay kayong lahat. Laban Pilipinas, laban. So once again, this is your Kabirador, Birador Piqua. Maraming maraming salamat sa inyo. And of course, I love you all. So don't forget to subscribe ayan, to my YouTube channel and follow me on my Facebook account, Birador Piqua at Red Macshort po. Okay? Ayan, dalawa po yan. Isang Birador Piqua page at Red Macshort. Ayan, papalaw na lang po and maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayong lahat and God bless you all. Peace out. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be started for the day they finally read me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause